teachers, I know that we are all required to have displays at the very start of the classes of the year, but remember, our display must be based on the themes that we follow. Hindi lahat po ng materyales ay instructional materials sa loob ng classroom. We must make a distinction between those are that are instructional materials and those that are fixed materials. The fixed materials are materials that will be used all throughout the year. A good example would be the days of the week, the weather. All the charts must be there kasi gagamitin mo siya the whole year. But some materials, examples would be animals that may not be discussed on About Myself. Like wild animals may not necessarily be discussed immediately on the theme Myself. Pwede pa yung mga pet animals and so on and so forth. So I think lions and other materials will only compete for the attention of the students inside the classroom. Alam niyo na po mahirap kunin ang attention ng bata. Tapos ang mga display po pa, nagkukumpete sa attention ng bata. So kung mahina-hinap ang boses mo, ang ganda-ganda ng materialis mo, they will look at the materials around you but will not help them focus on what they're supposed to focus on that week or for that month or for that quarter. Kung sana for myself, all concepts that will help students understand myself, then moving on to my family and moving on to and so on and so forth. Again, may mga pictures tayo, gaya ng art corner po natin. Yung art corner natin, most of the materials there are fixed materials. Ibig sabihin, nagagamit po natin the whole year. Crayons. This is my personal opinion though, a certain issue in that. A lot of teachers are still, although again, this is my personal opinion, they still allow students to have their own separate crayons and on boxes, inside boxes. My personal opinion of this is that pagpasok sa loob ng classroom, dapat the ownership of crayons and materials must be publicly owned, not individualized. Then mag-inggitan ang bata. Hindi dapat natin in-encourage ang bata sa inggitan ng materials that they're not there to compete with materials that they have. They're there to learn. Use these materials. So ang gagawin natin, kunwari crayons, kukunin mo ang crayons, all red in one, lalagyan na red. All blue. So that ang gagawin, all red box, and so on and so forth. Nung nagtuturo ko, sabi ko, "Oy, George, we're going to color the heart red. Get the red crayon in the art corner." So alam ng bata ang red. Kasi kung papipilahin mo pa sa isa sa lahat, pagkuha pa lang ng art materials, ubus na ang oras mo. Okay, so kayo po. This is my experience lang po. When I do materials, ang grouping ko po, kontrolado lahat. Pagpasok na lang, kunwari, ang lesson ko doon, that day would be about myself. Ang nakalagay doon ay mga members of the family. So, kukuha sila na agad ng popsicle sticks with a head. Tapos, all students, pagdating sa aking work period one, so they go, okay guys, those who got the baby picture would be one group. Those who got the father picture, one group. Those who got and so on so forth. So, diyan ko sabi, okay, group one, 1, 2, 3, 4, 5. Kasi ang mahirap sa preschool pa naman, yung grouping, magkakagulong bata. So, sa simula pa lang sa week na yon, nag-establish ka na ng grouping without your students knowing it. Nung lesson ka naman on colors, mayroon silang picking ng colors. Paano ko na I got the idea kasi when I was observing, when I was still a student teacher then, observe ko yung aking coordinator teacher on early child education, one of the writers of ECCD checklist, si Dr. Pabalan. Dr. Pabalan, who started the daycare centers in the Philippines, nag-observe ako. Nagtaka ko bakit ang kanyang tables, araw-araw, coded. Sabi ko, bakit? Color-coded ba? Tapos nagmamatch ang color coding ng mga bata sa kanilang nakukuhang card. Sabi ko, bakit po? Para i-associate. They call it association. So hindi siya nahihirapan. Sabi, okay guys, tapos kakanta na lang siya. Green, 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 where are the green, green, green? So mga bata, you're teaching them to group, but at the same time, learn to recognize the color. Nagkikita-kita sila. So no waste of time. From there, I picked up the idea how it's done inside the classroom. Because one of the many problems of the teachers would be that. How to group them, how to come up with classroom management inside the classroom. So materials must be towards helping the teacher focus on what to teach, not to compete for the attention of the students. Actually, lahat ng sinabi ni Sir Ricky, I agree with that. Sa atin, sa teacher's point of view po, ako, first day of, a week before the first day,
kinakausap ko na po yung parents ko kung paano gagawin doon. Kasi I asked them, di ba mga parents, they ask kung ano yung mga materials na kakailangan ng mga bata kasi they have to buy that before the class starts. Now, nilalagay ko po doon kung ano yung mga materials niya. And then, a week before the pagtitignan nila yung pangalan kung saan yung section nila, kinakausap ko na yung parent na ganun yung gagawin namin. Kasi nga, para po yung mga bata na hindi nagdadala ng crayons, mga materials nila, nandoon, kasi talagang may iiyak at iiyak na bata pag hindi na sila nagkaroon ng like glue, like bond papers for their arts and crafts, di ba? And then, sa structure naman ng room, siguro kailangan po natin balikan ng, I think it's DepEd Order number 39 series of 2009, yung structure po for kindergarten na hexagon type, dapat po yung table natin. Pero po kung yun po ay sapat na yung table na yun sa ating classroom, like in my classroom, yung aking classroom po ay kalahati lang ng ordinary elementary classroom. So kung ano po yung binigay sa atin, ipamaximize na natin yung ating space, di ba? And then, sino dito yung mga members ng sa FB page ng kindergarten all over the Philippines? DepEd Kindergarten, kindergarten, yun. Nakikita, napakagaganda ng mga classrooms nila doon na ina-upload, di ba? Kaya sa sobrang ganda, sa sobrang colorful, minsan sabihin ko, asan ba si teacher dito? Tapos gaganong ko pa siya para makita ko kasi na-overpower, overwhelming yung kanyang picture. At saka yung mga design ng kanyang sa harap. I don't know lang. Oo, kasi minsan, di ba, yun nga, yung sinasabi sa Ricky, nilalatag, pinapakita na natin lahat sa ating mga bata. Tapos, minsan nahahalda din tayo. Kasi ang gulo ng mga bata, kasi talagang kakalikuti nila yan. Lahat ng mga interesting sa bata, titignan niya, lalapitan at hahawakan. Lahat yan, kasi sila ay very inquisitive, very... Lahat yan titingnan at kakaligugan. Diyan na yung magkakagulo at maiinis si teacher. Pero sino may kasalanan si teacher? Kasi lahat hindi natin itinakita na sa kanila. Wala nang sense of surprise. Kaya nga tayo, di ba, may mga magic box, magic bag, para isa-isa natin pinapakita na na-excite sila. At makukuha mo yung attention habang nilalabas mo yung materials or pictures na ipapakita. Have you seen the video of teacher, yung ginawa ng Bureau of Learning and Delivery kanina, si teacher Fatty po? So nakita niyo po yung classroom niya. Wala masyadong, ano di ba, walang masyadong, hindi siya yung, anong tawag doon, clutter of designs, yeah. So kung ano lang po yung kailangan for the day, for the week, isa-isa lang po. At after that week, sa Friday, makikita nyo, at may isa summarize ng bata kung ano yung ginawa nyo, kung ano yung content focus natin for the week. Ang hirap ng huling nagsasalita. Wala ba na po niya? Kasi ano po, matatapos na yung year natin, malilang buwan na lang po? Tatlo. Three, di ba? 3 months. So, it's very important to have an evaluation to yourself. Ano mga yung mga dapat kong ulitin at hindi ko dapat gawin for the next school year? Ano ba yung effective at hindi ganon ka-effective? I mean, depende pa rin sa learner, but you know to yourself kung ano ba yung dapat matira at kailangan kung hindi naman ganon kakailangan. And I want to tell you, honestly po talaga, gagastos po talaga tayo. Yes. Tama po ba? Yes, lalo na kapag dalawa yung room mo. Di ba, mag-spend ka talaga ng money, maglalabas po talaga tayo, kasama po yan. But! Hindi ganun kagastos kapag creative kang teacher at resourceful tayo nila. Tapos, pakitago ang materials. Kasi ako nung nagtuturo ako, I have a box for myself ko na, ilalagay ko na siya sa box. Natatanggal ko siya, tapos ibabalik ko siya next year. I have a box for myself, I have a box for my family, I have a box. Nung ako'y nilipat na sa college, pinamigay ko na yun sa mga co-teachers ko sa Santa Ana Elementary School. All cutouts, kasi may mga standards tayo ng cutouts, may small, may big. At that time, yung panahon namin, nung kami pa lang ang pioneer ng preschool teacher, lahat standardized, i-measure lahat yan. Yung mag-observe sa amin, si Mang Pabalan yan, sila Dr. Eron, pag pumasok sa loob ng classroom yan, i-measure lahat. Is this your display material? Yes. Mag-measure yan, kasi may standard measure yan. If you must, salamat. Hirap pa lumang salita ng tulong. Salamat po sa sponsor. Kaya nga tinawag siya na round table. Now I know kaya sa bachelor round table. Then may round table siya.
Okay, so ano yun? Alright, magkaroon tayo ni Kunda kunwari ng isang activity. Kami ang mga estudyante. Okay, may estudyante, kami estudyante. Tingnan natin kung remember, the number one instructional material inside the classroom is the teacher. Do not forget that most of your materials that you display inside the classroom are just support to the teacher. Do not forget that it's the teacher that catches the attention of the students and disciplines the students. Kagaya ng sinabi mo sa leadership. So we want a volunteer, a guy and a girl, na kunwari kami ang estudyante. Ang gagawin mo lang, kukunin mo lang attention namin. Anong gagawin mo? Alright? Sige po. Kung sino mang gagawa nun, bibigyan po namin ng certificate of commendation. Ibig sabihin, ikaw po ay one of the Marjorie, go. Seduce them. Seduce them. Jerome. Okay, volunteer ka na, sir. Mag-volunteer ka na, sir. Ma'am, ikaw na mag-volunteer ka na rin. Kasi, sino gusto mong babae pa? Ko, Venus. Okay. Sir, Luwari, ikaw ang teacher. Sino ba yung babae dyan na mag-volunteer? Venus, Venus. Si Teacher Venus. Pero, sila lang pala. Alright. Kunwari, lalaki muna mabibigay ng ano. So, kanina sa janty lang doon kami. Asa na microphone niya isa? May candy po ba yan? Oo, may premium ako ngayon yung ibigay ko sa inyo. Oh, may candy na si teacher. Oh. Ay, wala ko nag-ipin eh. Agree muna tayo kay teacher, okay? Ay, kasi naman, ang gulo-gulo dyan ay premium. Oo, wala ka tao. Huwag yung sandwich. Benny. Okay, stop. Alright. Okay. Girl naman, girl. I-observe nyo kung anong ginawa, ha? Alright, sige. Next. Si girl naman. Salamat, Sarah. Mag-analyze natin. Ay, nag-iisa yung baby. Ikaw naman lahat naman. Para mamuguli. Wow! Maglaro tayo! Ay, naglaro na tayo! Yay! Pag sinabi ko McDonald's, ilalagay niyo yung ay, oh, gusto ko yun! Jollibee! Kamukha niya si Jollibee! McDonald's! May McDonald's sa kanto! McDonald's na gamit niya! Teacher, wala po siyang stress. Magraro siya. Teacher, yung bato ng telepono nasa damit niya! Okay. What? Saan? Sinong nasa kanang dala ko ng attention sa mga bata? Si babae. It's because if you use, pag do not use your voice at mga discipline, kukunin mo lang sila based on, madaling may uto naman ang bata. Pag gusto nila laro, gamitin mo ang laro. Pag kanta, gamitin mo ang kanta. So, do not go against kids. You go with the flow, tapos sige, talang maglalaro tayo. O, kanta ka na, tapos ingani mo sila. Tapos from there, i-guide mo sila papunta sa ating lesson. Hindi na, ala, sige! Ano? Sir, grabe siya, oh. So, iiyak ang bata niyan, promise. Diba? Yes. Okay, ayaw ko na tayo, teacher. Bad ka. Okay, thank you very much sa ating mga ano, bang galing. Sir, may sample ako. Ay, ayan na. Okay. Kunwari, umalis si teacher, kinatawag ni sir sa principal's office. Ikaw na yung substitute teacher. Hindi. Pagbalik ni teacher. Ako na si teacher. Pagbalik ni teacher. Pagbalik ni teacher. Ganyan ang mangyayari, no? Nagtagpuhan, ganyan. Kailangan ang teacher, meron talaga tayong mga token na nakatago, di ba? Meron talaga tayo in case na alis tayo or ano. So ganito ang, ganyan, nangyayari yan sa akin. Kadalasan, kasi marami ako, mga bata na ganyan, kagaya sa kanila. Meron akong mga lolly. Nilaid kami. Marami si teacher mga lollipop sa classroom. Tapos mga maliliit na balloons. Meron ako marami. Yeah. Pagpasok ko ng classroom, pag ganyan sila kaingay,
hagisan ko ng lollipop. Na may bomba? May different colors yung bomba, sir. Dako yun, yun sa ano yun sa bomba. Sa bomba na may bomba, sa dako yun. Ay, ano yun? Yes, sorry. Okay, hagisan ko ng mga lollipop. Yes! Pupulutin lang ang color green na lollipop, tapos uupo. 1, 2 Color green. Ano bang green? Anong green sa Tagalog? Verde. Color verde. Teacher, ito po ba? Color yellow? Green. Yan, very good. Upo ka doon. Yan, very good. O ngayon, kulay pula na naman. Kulay pula. Teacher, ito na po, kulay pula. O yan, ito. Ikaw, color asul. Ano sa'yo? Hindi na po talaga yan. Asul. Ano na talaga yung teacher? Tulungan po. Wala, hindi yan. Tulungan po kayo. Tulungan po kayo. Tulungan mo kasi. Yan, very good. Nakaupo na tayo. Oh, sige. Open na, pwede nang kainin habang nakaupo. Yes. Yes. Si teacher talagang dami ang yaman.